mapapansin ninyo, ang taong 2017, ang suma total nito ay 10. Sa Makatwid, ang power pala ng 10 ay simula ng ikalawang kabanata. At yan ang nakita ko sa pagwawakas ng unang pulong ng Iglesia ni Imam Miza at Rabay Jesus Tindig Katauin. Nasa pangalawang antas na kami ng aming gawain bilang magkakapatid sa espiritual, maliwanag na sa aming kaisipan ang kahalagahan ng mas pinalakas na pagtutulungan at pagkakaisa sa pagganap ng gawain sa samahan. Yan ang isang bahagi sa Tindig Katao 2017 First Edition. Kailangan maunawaan na ng Tindig Kabataan ang kahalagahan kung bakit ang lahat ng tao ay sumigaw ng uha at nananatiling buhay sa mundong ito. Ang lahat ng batang medyo nakakaintindi na ay sinubukang gayahin ang video clip na ipinakita ko, ang uha na iniugnay ko sa wangis ng tao. Ngayon, ito yung point of intersection. U, U, F, at saka ito yung A. Yan ang buha. Mayroon ko yung gumagalang buha. U, F, A. Bakit yan ang hindi niya ng tingin na hindi niya sa'yo? Kasi meron nawawala na dito natin hindi nag-justify na talagang yun ang intention na lumikara sa atin at nagtuturo ng pag-ibig na alipin yung gitna para magkaroon tayo ng hanganapin, magkaroon ng dimension, yung galaw ng tao. So, bilang tao, ano ang siya? Ano ang kulang dito para makonteto siya ang bilang ng tao? Ano ang nawawala dito para kung ito ay magkaroon ng sinatawag na dugtungan? Pero ano, sino ang kailangan dito para makumpeto siya at maging tao? Kung ano ang meron dito, yung ay na yan, kayong ay na yan, sino ngayon ang dito yung isa nila? Yan. Dito, ibig sabihin, ikaw na talaga ito. Ikaw ang kailangan tumindig sa kita. Ikaw ito. So, para, yan. Yan na yung magsisimula na kapag ikaw, yung nakanginti, ito larawan ng isang tunay na tao, yung success ha, yung nakikilala ang kanyang sarili. Magkakaroon na siya ng tinatawag na liwanag na kaisipan, ito yung sinisipan ko noon. Dahil ang tunay na laan yun ng isang tao, kapag ikaw ay sinigaw na rin ang buha, ibig sabihin, hanapin mo, ano ang hahanapin mo? Na ikaw bilang tao, meron kang material, at meron kang spiritual. Ang material at spiritual na yan ay parehong inilukob sa atin. Nasa atin pareho yan. At sa pamamagitan ng pakikinig, huwag mong palalabasin sa kabila, malalaman mo ang iyong pinagsimulan, at makakatok ka sa kanilang lakilang hindi. Yeah.
paano mo, ikaw bilang bata, sumigaw ka ng uha, ano ang nasa gitna ng uha? Ano? Ito ba din mo dyan? Drawing mo dyan? Paliwanag ng teacher kasi hindi niyo nakukuha eh. Mami, ang kukuha ko na! Mami, alam ko na! Hindi rin eh. Ayun po! Buray na lahat! Paliliwanag ng teacher. Sige, Yan, mami. Mali pa din. sige. Ulitin ko yung video ha. Ulitin ko yung video. Sa pamamagitan ng paninginig, huwag mong palalabasin sa kabila. Yan, hindi. Ang mag-alit-alit ha. Buray mo muna yung tenga. Buray mo muna yung tenga. Yan. Ang material at spiritual ay parehong inilukob. Inilukob. Yan. Inilukob. Hindi mo muna lagay yung tenga. Ilagay mo muna yung one. Inilukob sa tao. Kasi nandiyan na yung tao. Inilukob sa tao. Hindi. Diba ang one, saan? Sa baba ba ng tenga o sa taas ng tenga? Taas. Oh, yun. Yung sulat mo na tama. Kaya yung ano mo, yung H mo, dapat maigli lang yun. Sa pamamagitan ng pakikinig, unahin mo yung kaliwa. Yan. Bukas yan. Lagyan mo naman ng konti yung tenga. Kasi kung hindi, parang may... Lagyan mo ng konti yung tenga. Huwag mong palalabas sa kabila. Hindi pa sa'yo tenga mo. Malalaman mo ang iyong pinagsimulan. Tignan niyo kung paano niya sinusulat. Malalaman mo ang iyong pinagsimulan at makakatong nga sa kanilang dakilang pintuan. Thank you.
nawawala yun. Kasi inalis niya sa Diyos niya eh. At yung inalis sa'yo, hindi sa mata. Kasi yung gitna eh. Ang istorya ng Jesus, nagsimula lang siya nung sa gitnang silangan sa Jerusalem, siya ay hinihan sa Bethlehem, niya tawag ng Jerusalem. Tapos, balita ko isang ngayon sa anis na, doon na, tatlong taon na pinako na sa Cus. Yung libel na yan, pinako na ng six, pero ang kahulugan talaga ng nawawala ng istorya sa gitna, ibig sabihin, ang istorya na kung saan ang proseso ng pagkakaturo ng tao. Diba, ang timbangan noon, ginagamit natin yung nagsasayaw, yung timbangan. Oo, pagkakaroon talaga ng pagkakaturo dito sa... Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas at buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli! At pakialam, galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan, kang karon.